hello guys. So ayan, welcome again sa another vlog natin guys ngayon. So eto guys, ngayon nakakabit sa Fiesta is yung drip exhaust na muffler. So kung na-produce yung nakaraang video is pinaayos ko yung buong exhaust ko, tinanggal yung exhaust lid, ginawang 2 inches lahat all the way yung pipe. So pinakabit ko rin yung drip exhaust na naka 2 inches pipe din. So ngayon guys, hindi ko pa na ikakabit to, kundi ko lang kung itunog nito sa inayos nating full exhaust. Since yung nakaraang kasi nakakabit to, maraming leak. So hindi niya napapantunog mabuti itong muffler. Since bago umabot dito, may mga nilalabasan ng mga ayun, mga leak na. So ngayon guys, ikakabit natin to. So para makompare natin kung ano yung tunog. Ayan, may tahong gebenta. So eto guys, kyan, kabit na natin para malaman natin mamaya. So if ano magustuhan ko dito sa dalawa, siguro ibebenta ko yung kung ano dito. So etong borla, tingnan natin. Kung hindi ko nagustuhan, baka eto na gamitin ko. Yan, benta natin itong borla. So sa mga may gusto, ayan, tingnan natin. Ang magiging decision ko mamaya. Kung eto syempre borla, mas mahal ng konti ito. Then etong drip exhaust na muffler, kaya natin, mura ko nalang pe-presyo yan. So ayan guys, kabit muna natin para malaman. So okay guys, so napagpalit ko na tong ayan, borla. Ito yung sa drip exhaust. So medyo ayan, nagkamali ako dito eh, nung winelding ko natunaw. So nilagay ko muna epoxy, pero mare-repair pa naman yan. So pwedeng ulitin, papatigwel lang. Ayan, so medyo may mga tama, pero goods pa naman. Tapos etong pipe nito is ayan. So ginawan 2 inches yan, all the way. Ayan, so ayan, tinitigwel by JG Auto Care. Ayan, shout out kay JG Auto Care, kay Kuya Jeff. Ayan, so ayan guys, so sound test natin tong borla. Tingnan natin kung nagbago yung tunog. Ayan, baba ko muna rito. Guys, yung false start, nalagay ito kanina. So, medyo naglalay daw na siya. So, mag-reply ng konti mamaya. Konti lang, dito naman yung sinasagot ng pag-reply natin. Painitin lang natin ng konti. Siyempre, hindi recommended mag-rev pag may malamig pa yung makina. So, painitin lang natin. Then, rev natin. So, ito guys, share ko yung nabili kong diffuser. So in progress pa to, so nagharap ako ng maayos na magpipintura. So medyo mahal kasi magpipintura ngayon. Rear diffuser, ST diffuser, tsaka yan, nasa gilid. So hintayin nyo guys, pag napinturaan ko na yan, kakapit na natin dito, papalitan natin yan. And yan, may gustong kumuha po, for sale ko yan, pagkapalitan natin. So yun guys, so ang napansin ko rito is mas tahimik talaga yung borla. So
itong sa 3 pesos, so magagandang ako itunog. Pero yun nga, mas type ko itong Borla since tahimik. So, ang inisip ko guys, pag nabenta ko ito, papalagyan natin ng exhaust cut-off ito. So, yung pagbebenta ko nito, papalit ko ng exhaust cut-off para wala nang tanggalan yung Borla. Switch-switch na lang tayo ng remote kung gusto natin maingay. Tapos, kung gusto natin ganyan yung tunog, tahimik lang. Yan. So, hintayin natin guys. Makakabili rin tayo nun, tapos mapapakabit natin kay JG Auto Care. Then, yun guys. So, baka first sa Philippines or first dito sa Luzon na nagkakaroon ng Ford Fiesta na may exhaust cut-off. Di ba, Kobi? So, tingnan natin. So, hello guys. Ayan. So, ayan. Kasama ko ngayon si Eliza ulit. Siyempre, lagi natin kasama si Eliza Kokom. Yung diffuser guys, ayan. Iniwang ko na dun sa magpipintura. So, naitaan ko. Hindi ko na nabidyoan kanina eh. Dito sa may tapat ng NFA sa Kabanatuan. Kay Kuya Jeff Auto Works yata, Auto Shop. So, dun ko pinapaint yung diffuser natin. So, 3 days daw baka dun ko na makuha. So, hintayin nyo dyan. Hintayin nyo guys, ayan. Kakabit natin yung diffuser after mapinturahan. So, DIY lang para syempre pag sa kanila pa, additional bayad yun since kaya naman natin gawin. So, ayan guys. Matthias, been wondering. Oh, beanie, beanie. Just touch my body. Don't need nobody else but... So, ayun guys. Binalik ko na yung sa drip exhaust na muffler. So, mas type ko yung tunog ng drip exhaust since mas malakas siya ng konti pero buo yung tunog niya. Yung kasing sa Borla, medyo tahimik. Pero, syempre, maganda tunog ng Borla sa mga ayaw na may droning or yung sa loob. Kasi yung Borla, hindi siya masyadong malakas sa loob. Pero ito, may konti pero mas buo yung tunog niya. So, yan. Start ko ulit. Cold start. So, pwesta lang natin dito. Yan. Cold start ng Borla. So, lalabas ako. Iba yung pagkakurang tunog niya. So, ayan guys, medyo bumababa ni pagka cold start niya. So, sa gawin na to guys, ayan. Ayan, medyo buo yung tunog niya na makabog compare sa Borla na mas tahimik. Ayan guys, so uminit na siya, then mag-rev tayo. Hanggang 3,000 RPM lang. Kasi pag bandang 4,000, nawawala naman na din yung tunog. Humihina na. So, yung pinaka malakas na tunog niya yung kukunin natin. Which is 2 to 3,000 RPM. Wow.